Ang tagal ng kaso niya na, hindi pa rin ba nila nahahanap ang anak ng presidente? Natigilan si Elizabeth sa paglilinis nang marinig niya ang usapan ng magkakaibigan at ang kanyang boss na si Marcus sa living room. Palihim niyang tinignan ang mga yun at nakita ang binata na umiinom ng juice na hinanda niya. Umiwas agad siya ng tingin at mabilis tinapos ang kanyang ginagawa sa mga furnitures na nasa harap nilang magkakaibigan. Elizabeth? Tawag ni Marcus. Agad na lumingon ang babae. Yes, sir. Ngumiti pa siya dito. Pwede mo ba kaming ipaghanda ng tinapay na lagi mong ginagawa sa akin? Mahinahon na tanong ni Marcus. Tumango ang dalaga at agad pumunta sa kusina. Huminga siya ng malalim at agad na alala ang kanyang pamilya na namatay noon dahil sa isang malaking away sa pagitan ng politiko at pera. Bukod tanging si Elizabeth lang ang nakaligtas sa ambush sa kanilang mansyon at siya lang ang tanging anak ng presidente noon na nakaligtas. Hindi niya akalain na may pangalawang buhay pa siya. Dahil kung si Elizabeth ang tatanungin, ayaw niya nang mabuhay kung wala ang kanyang pamilya. Sir, ito na po. Ngumiti siya ulit. Salamat. Pwede ka na magpahinga pagkatapos. Teka, bago ka ba dito? Para ngayon ko lang nakita ang babaeng to ah. Sabi ni Tonyo. Tinignan pa niya ang dalaga at nakitang parang pamilya rito sa kanya. Oo nga. Tsaka siya lang ata ang bata? Tanong naman ni Jasper. Natawa naman si Marcus at agad na binaba ang kanyang juice. Siya si Elizabeth. Buwan na siyang nandito at madalas siya na sa kusina. Ngumiti naman ang babae at tinignan ang mga kalalakihan na nasa kanyang harapan na nakatingin sa kanya. Kinakabahan naman siya dahil nakatitig ang mga ito. Bahagya pa siyang napalunok. Nice to meet you mga sir. Tumango si Tonyo at agad inilahad ang kamay. Ang ganda mo. Tinapik naman ni Marcus ang kamay ng kaibigan. Manahimik ka nga Tonyo, huwag ang kasambahay ko. Tumawa si Tonyo kay Marcus. Napaka-possessive mo naman pre. Umirap lang ito. Maghanap ka ng iba at huwag ang tao ko dito, asshole. Nang matapos sila sa pag-uusap, agad na bumalik si Elizabeth sa kanyang ginagawa. At nang dumating ang gabi, nanatili siya sa kanyang silid at tinignan ang litrato ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung bakit siya hinahanap ng bagong presidente ng bansa at kung ano ang kailangan nila sa kanya. Napailing na lang si Elizabeth at agad tinago ang litrato at nakaramdam siya ng uhaw kaya lumabas siya at mabilis na pumunta sa kusina. Ay palaka! Gulat na sabi ni Elizabeth. Sorry, nagulat pa kita? Nataranta ng kaunti si Marcus. Ah, hindi sir. Kukuha lang sana ako ng tubig. Tsaka gatas na rin. Tumango naman ang lalaki at agad umupo sa mataas na upuan at pinagmasdan ng dalaga na kumuha ng tubig at gatas. Napangiti siya dahil bagay na bagay kay Elizabeth ang pink na pajama at terno pa ito. Napangiti siya sa isipin na ito na yata ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Di ka makatulog? Tanong ni Marcus. Hindi eh. Hindi pa rin ako tinatamaan ng antok. Ang saya ng mga kaibigan mo kanina, sir, no? Natawa naman ang binata. Ganun talaga ang mga yun. Madalas talaga masaya sila pero kapag seryoso, nakakatakot. Pasensya ka na nga pala sa mga yun ah, at unang beses ka palang kasi nila nakita. Wala yun, sir. Masaya din naman akong makita sila eh. Kasi diba, di naman ako madalas lumalabas. Sabi ni Elizabeth at sumandal sa lababo. Napatango ang lalaki. Dahil sa loob ng ilang buwan, hindi niya pa nakita si Elizabeth na lumabas o makihalubilo sa mga tao. Bukod tanging siya lang ang kinakausap nito, kaya magaan ang loob ng dalaga sa kanya at ganoon din siya. Ngunit hindi mawala sa pakiramdam ng binata ang pagiging misteryoso ng dalaga. Yung sinabi mo kanina, hindi ba close mo ang presidente? May clue na kaya sila sa nawawalang anak? Ngumuso naman si Marcus at agad nag-isip. Ang sabi lang sa akin ni Mommy, wala pa raw silang clue. Tumutulong lang kami para kahit papano makabalik yung dalaga sa kanyang pamilya.
Matagal ko na rin kasi siyang hinahanap. Kumunot naman ang noo ni Elizabeth. Bakit mo naman po siya hinahanap, sir? Nag-isip si Marcos. Ever since kasi, wala pa nakapagsabi kung ano itsura ng bunsong anak ng presidente nun. Ang lagi lang nilang pinapakita, baby picture niya, o kaya naman larawan niya no high school pa lang siya, kaya gusto ko siya makita. Napalunok naman si Elizabeth at napahawak sa kanyang wig at sa kanyang malaking salamin na nakasuot sa kanya. Matagal na siyang tinatago ng pamilya dahil sa mainit sa kanilang ibang politiko, dahil na rin sa pera, at ngayong maling tao ang nasa posisyon. Kailangan ni Elizabeth na magtago at napili niya ay ang mga Salvador dahil sa lakas ng security agency na mga ito. Interesado ka sa kanya, sir? Tanong ni Elizabeth. Bigla ay nakaramdam si Marcos ng pag-iinit ng kanyang pisngi. Ha? Huh? Ba't mo naman natanong yan? Bakas ang pagkataranta sa boses ng binata. Eh mukha kasi interesado ka sa kanya eh. Matulog ka na nga kung ano-ano sinasabi mo. Tumayo si Marcos at pinakatitigan ng dalaga na nakangisi sa kanya. Bumilis tuloy ang tibok ng puso niya. I have to go. May importante pa akong gagawin. Okay po. Sweet dream, sir. Ngumiti ang babae na agad natawa dahil sa kanyang amo na naglakad paalis. Elizabeth, hindi talaga sila tumitigil hanggat hindi ka nila nahahawakan sa liig. Siguraduhin mong maayos ang lagay mo dyan sa mga Salvador. Nagpadala na rin ako ng mga tao na magbabantay sa mansyon at sa'yo. Nakagat ng dalaga ang kanyang labi nang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa bagong presidente ngayon. Hindi niya lubos sa kalain na maging siya kailangan pang magtago. Kahit hindi naman kailangan. Yana, please, mag-ingat ka palagi dyan. Hindi natin alam kung talaga bang tahimik sila o baka naman. Huwag kang mag-alala. Hindi nila alam na kilala kita. At marami akong galamay dito sa loob. Basta ikaw, dyan ka lang sa mga Salvador habang ako dinidistract yung mga kalaban, ha? Ibinaba ni Elizabeth ang kanyang cellphone at agad na pabuntong hininga. Lumabas siya ng kanyang kwarto at naabutan si Marcos na nasa kusina. At naghahanda ng pagkain kaya dali-dali siyang nagpunta doon at inagaw ang sandok. Ako na po, sir! Agap niya. Ako na. Gusto ko lang magluto ng paborito kong pagkain at para sabay na rin tayong kumain. Napatingin silang dalawa sa pinggan. Ha? Huh? Sir? Kasambahay mo po ako at di kaibigan. Hindi po ako sasabay sa inyo kumain kasi nirerespeto ko po kayo. Sabi ni Elizabeth. Ngunit sa kaloob-looban niya, nagwawala na ang kung anong halimaw sa kanyang puso. Sige na po ako na. Umiling si Marcos at agad hinawakan ang sandok at marahang tinulak si Elizabeth sa gilid. Maghintay ka doon dahil pagkatapos nito, sasama ka sa akin mamili ng regalo. Hindi na nakaangal pa si Elizabeth at agad nga silang nagsabay sa pagkain ng agahan. Nang matapos sila, mabilis nagbihis ang babae ng simpleng t-shirt na puti at denim pants, saka nagsuot ng salamin at wig. Lumabas agad siya at sumunod kay Marcos na binuksan ang pinto ng kotse. Sakay. Simpleng saad nito. San pala tayo pupunta, sir? Tsaka may mga driver naman. Hindi ako komportable sa kanila. Eh bakit ako? Komportable ka ba sa akin? Oo. Sagot nito nang nakangiti. Ligtas silang nakarating sa mall at agad silang namili ng regalo. Habang si Elizabeth naman, hindi mapakali dahil natatakot siya sa paglabas. Huminga siya ng malalim at sumunod sa binata na namimili ng alahas. Nakita niya ang isang four-leaf clover necklace, kaya napangiti siya at hinaplos yun. Dahil alam niyang isang pitik niya lang, makukuha niya. Ngunit sa ngayon, kailangan niya magtiis. Gusto mo? Biglang tanong ni Marcos. Hindi. Sigurado ka? Hindi. Tsaka mahal eh. Hindi ko kaya. Doon muna ako sa labas, sir. Lumabas ang dalaga at tumayo sa labas habang si Marcos binibili ang kwintas dahil bagay na bagay ito kay Elizabeth. Habang nasa labas ang babae, napansin niya ang dalawang lalaki na nakatingin sa kanya
Kaya nangunot ang kanyang noo. Tinignan ulit ni Elizabeth ang dalawang lalaki na marahang naglakad sa kanya, kaya agad siyang napaatras at napalunok. Ah, miss, may hinahanap kasi kami. Baka kilala mo to. Pinakita nila ang isang litrato. Natigilan ang babae nang makita ang picture niya. Hindi po. Sigurado ka ba, miss? Nagtaas ng kilay ang lalaki at tinignan ang kasama. Hindi ko po kilala, sir. Nakaramdam ng pangamba ang babae dahil nakatitig sa kanya ang dalawang lalaki. Ngunit dumaan ang ilang segundo. Bigla na lang may humawak sa kanyang bewang. Kaya napaangat siya ng tingin at nakita si Marcos. May problema ba? Anong kailangan niyo sa kanya? Wala naman, boss. Ngumisi ang lalaki at tinignan si Elizabeth. Sigurado ka na wala kang kailangan? Ba't di ka sa akin magtanong? Umiling ang lalaki at tinignan si Elizabeth. Di na, bossing. Nahanap na namin ang sagot. Nakahinga ng maluwag ang dalaga nang umalis sa mga kalalakihan na maraming tatu sa katawan. Pakiramdam ni Elizabeth nang hihina ang tuhod niya. Kaya napahawak siya kay Marcos na nagtataka pa rin. Are you okay? Okay lang po ako, sir. Kilala mo ba ang mga yon? Tanong ng binata at nagdududa ang mga tingin na nakamasid sa babae. Umiling si Elizabeth at agad na umayos ng tayo. May tinatanong lang sila sa akin kung nakita ko raw ba yung bata na tumakbo. Sabi ko hindi ko alam kaya ayun. Pagsisinungaling niya at pasimple siyang napalunok. Bumuntong hininga si Marcos at agad inabot ang paper bag. Para sa'yo, para mabawasan yung panginginig mo. Nagtataka naman na tinignan ng babae yon at napasinghap siya nang makita ang mamahaling brand ng Quintas. Napaangat siya ng tingin at nakita si Marcos na hawak ang leeg nito na madalas itong gawin kapag nahihiya. Hindi makapaniwala na napatingin si Elizabeth sa binata na nakaiwas ng tingin sa kanya. Bakit mo ko binilhan ito? Ngumiti agad ang binata at nilingon ang dalaga. Bagay sa'yo, akin na isuot ko sa'yo para malaman natin kung bagay sa leeg mo. Napalunok si Elizabeth at ramdam niya ang daliri ng lalaki na dumampi sa kanyang leeg, kaya lihim siyang napasinghap. Hinawakan niya ang pendant at napatingin kay Marcos na nakangisi at tila nasisiyahan sa binili nito. Bagay na bagay nga. Sir, salamat ha. Paano ko ito mababayaran kung ganon? Hindi ako nagpapabayad sa babae. Tsaka parte ka na rin ng mansyon kaya naman makakatanggap ka rin ng regalo mula sa akin kasi sinamahan mo ako dito. Pagsisinungaling ng binata dahil lang totoo, special sa kanya ang babae. Napangiti si Elizabeth at agad inayos ang salamin niya. At tinignan si Marcos na nakangisi at nakatingin sa Quintas. Napasinghap si Elizabeth. Nang mula sa hindi kalayuan, nakita niya ang mga taong kinasusuklaman niya at ang mga tao na umagaw sa posisyon ng kanyang ama bilang presidente ng bansa. Mabilis niyang inayos ang kanyang wig at agad inayos ang malaking salamin na kanyang suot nang sa ganon, hindi mahalata ang tunay niyang katauhan. Magandang gabi po, tuloy po kayo. Sinubukan pang ipitin ni Elizabeth ang kanyang boses nang sa ganon, hindi siya mahalata. Pinanood niya ang mga tao na kanya-kanya ang lapag ng mamahaling regalo sa malaking lamesa. Ngayon, kaarawan ng ama ni Marcos. At habang tinatanaw ni Elizabeth ang pamilya ng binata, hindi niya maiwasan na mapangiti dahil masaya siya para dito. Masaya rin siya na kumpleto ang mga ito. Tinignan niya naman ang pamilya ng kinaaayawan niya at nakitang malaki ang ngisi ng mga ito. Kaya nagtagis ang kanyang panga at pasimpleng napailing na lang. Elizabeth, anong ginagawa mo dyan, iha? Mag-asikaso ka na at marami tayong bisita. Sabi ng isang maid. Opo. Magalang niyang sagot. Mamaya, lumapit ka kay Sir Marcos at nasa lamesa siya ng presidente. Ikaw na ang bahalang maghatid sa kanila ng pagkain. Wala na po bang gagawa bukod sa akin? Nagpanik ang boses niya. Umiling naman ang matanda. Ikaw ang malapit kay Sir Marcos, hindi ba? Ikaw rin ang inaasahan niya magdadala ng pagkain doon.
wala nang nagawa pa si Elizabeth nang magsimula na ang party. Napakaraming tao, ngunit ang nasa isip niya, naglalakbay sa dalawang lalaki na pilit tinatanungan tungkol sa larawan. Posible nga kayang namukaan siya ng mga ito? O baka naman dahil nakakalap ng impormasyon tungkol sa kanya? Napubuntong hininga na lang ang dalaga at bit-bit ang bucket ng yellow at wine, naglakad siya papunta kina Marcos. Bilang bagong presidente ng bansa, higit kong nauunawaan ang mga hinaing ng mga taong mahihirap at lubos na nangangailangan. Nakakatuwa isipin na malaking tulong sa kanila mga proyektong nakuha namin at ginagawa. Nakangiting sabi ni Daniel. Natawa naman si Marcos at pinagmasdan si Elizabeth na naglalagay ng wine sa kanika nilang baso. Masaya nga ako, Tito Daniel, na nakakatulong ang bawat proyekto na ginagawa po ninyo. At masaya akong maging bahagi nun. Ngunit gusto ko lang itanong, ano pa po bang kailangan niyo sa anak ng dating presidente? Natigilan si Elizabeth at napatitig sa matanda na nakatingin sa kawalan. Hinihintay ng dalaga ang sasabihin nito. Marami akong kailangan sa kanya. Lalo pat nabalitaan namin na siyang natira sa isang ambush. At sa palagay ko naman, malapit na namin siyang makita dahil napakarami naming impormasyon na nakuha tungkol sa kanya. Tulad ng alin, Tito? Tanong ni Marcos at kalmadong sumandal. Ang kanyang mukha. Ang mukha niya ngayon dalaga na. Ano ba? Malakas na napasigaw ang anak ni Daniel nang matapunan ng juice ang dress na suot nito. Nanlaki ang mga mata ni Elizabeth at agad kumuha ng tissue at natataranta na pinuna sa dress ng babae na mabilis siyang tinulak, dahilan para mapaatras siya. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Hindi mo kasi pinagtutuunan ng pansin ang trabaho mo? Singhal nito. Pasensya ka na. Sabi ni Elizabeth at inayos ang salamin niya. Ano pasensya? Sinira mo ang dress ko. Mahal ang dress na to. At nag-iisa lang ang design at tela nito. Hindi mo siya kailangan sigawan, Patricia. Malamig na sabi ni Marcos. Napatingin ang dalaga sa binata na tumayo at agad na humarang sa kanyang harapan na tila pinoprotektahan siya nito. Napatingin naman si Daniel sa dalaga at nangunot ang noon nang makita ang kabuuan ni Elizabeth na nakayoko at hawak ang kamay. Aksidente ang nangyari at hindi niya sinasadya. Kaya hindi mo siya kailangan sigawan at ipahiya sa harap ng maraming tao. Mahinahon na sabi ni Marcos. At bakit hindi? Ano ba ako sa harap mo, Marcos? Ha? Anak ako ng presidente ng bansang to. Kaya hindi ko hahayaan na may bumastos sa akin at worse, isang kasambahay pa? Inis na sabi ni Patricia. Bibiling ko yung damit na yan. Sabi ni Marcos. Nanlaki ang mga mata ni Elizabeth at napatingin sa binata na seryosong nakatingin sa babae na natigilan. Nagtama ang mga mata nila ni Daniel na napatitig sa kanya. Dahilan para mapaawang ang labi niya at umiwas ng tingin. Wait, Marcos! Pwede mo pang iharap sa akin yung kasambahay mo? Mukhang pamilyar siya. Bakit ito, Daniel? May problema po ba? Gusto ko lang malaman ang pangalan niya at ang mukha niya. Nagtataka naman na napatingin si Marcos sa kanyang Tito Daniel. At doon parang kinutuba ng binata sa mangyayari. Lalo pa't naramdaman niya ang mahinang pagtapik sa kanya ni Elizabeth sa kanyang likod. Iha, gusto ko makita ang mukha mo. Seryoso at naguutos ang boses ng matanda. Tito, hindi komportable ang personal maid ko sa harap na ibang tao. Pagdadahilan ng binata. Marcos! Gusto ko ipakita mo sa akin ang mukha ng kasambahay mo. May gusto lang akong tignan. Nanatili namang nakayuko si Elizabeth at labis-labis ang kabang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Oras na malaman nila kung sino siya, magiging delikado ang buhay niya. Pati na rin ang kaibigan niyang si Yana. Iha! Pasensya na po, hindi po ako komportable. May gusto lamang akong tignan. Dahil base sa akin nakita may kamukha ka. Naglakad si Daniel at nakaramdam ng kaba ang dalaga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan siya ni Marcos. Natameme ang babae dahil sa labis na gulat na ginawa nito sa kanyang kamay. I'm sorry, Tito Daniel. Nirerespeto ko pa ang privacy ng personal kong kasambahay. At kapag naging komportable na siya, saka ko lang siya papayagan na makita ang mukha niya, okay? Muna na kami. Enjoy.
Magalang na seryosong sabit ni Marcos at hinila pa alis ang dalaga na nakahinga ng maluwag. Ilang araw ang nakalipas pagkatapos ng muntik ng aksidente ay bumalik na sa normal ang lahat, ngunit para kay Elizabeth hindi. Dahil sa mga nakalipas na araw, ramdam niya ang kagustuhan ni Marcos na magtanong at ramdam niya ang kagustuhan ng binata na alamin ang dahilan ng tunay niyang dahilan kung ba't ganun ang reaksyon ng presidente. Hiyana! Tawag ni Elizabeth na makapasok sa restaurant. Miss Elizabeth! Ngumiti ang babae at niyakap ang kaibigan. May balita ka na ba? Tumangho naman si Hiyana. Marami ako nalaman tungkol sa dating presidente. At kay Daniel, na isa rin presidente. Maging kay Marcos, na isa rin presidente ng kumpanya na hawak ni Daniel. Natigilan si Elizabeth. Dahil lang alam niya, presidente si Marcos ng kilalang kumpanya. At alam niya rin na inaanak ito ni Daniel na siyang presidente ng bansa. Huminga ng malalim ang dalaga at tinignan ng kanyang kaibigan na nilalapag ang mga dokumento sa mesa. Unang-una, hindi aksidente ang ambush. Sinadya ang ambush na yon sa mansyon nyo para makuha ang gold bars ng daddy mo. At iba pang kayamanan. Hindi aksidente ang nangyari. Pero alam mo ba ang napakatalino ng mga magulang mo? Tinago nila ang larawan mo nung tumuntong ka ng edad 8 taong gulang pataas. At ang tanging natira lang sa mga litrato na nakuha ni Daniel ay ang larawan mo nung bata ka pa lang. Para saan? At si Daniel? Ba't niya ako hinahanap? Si Daniel ang may pakanan ng lahat ng to, Elizabeth. Ano? Nagsimulang manginig ang katawan ng babae. Hinanap ka nila dahil nalaman nila nakaligtas ka. Matagal na nilang gustong kalabarin ang daddy mo nung tumatakbo pa lang ito bilang presidente ng bansa. At nagkataon naman na nakakita si Daniel ng paraan kaya sinunggaban niyo yung pagkakataon na yon. Bilang bunso ka ng pamilya at tanging nakaligtas, naisip niyang hanapin ka nang sa ganun, mahawakan ka niya sa liig at makontrol ka. Hindi makapaniwala si Elizabeth sa kanyang narinig. Alam niya na maraming kalaban ang kanyang ama, maging ang kanyang ina, pagdating sa pagiging kasapi ng politika. Alam niya rin na ang pagbubuwis ng buhay ng mga ito ay para sa mga pangarap. Si Daniel at ang kumpanya mismo ni Marcos nag-merge upang makahingi ng proteksyon ng lalaking yung laban sa lahat ng tao. Matinik si Daniel, lalo pa't milyon-milyon na nakukuha niya sa taong bayan. Sabi ni Hiyana at napailing. What should I do then? Payong kaibigan ha, matuto kang lumaban. Malaki ang perang iniwan sa'yo ng mga magulang mo. Malaki rin ang ari-ari ang nakapangalan sa'yo. Ngunit kapag alam mong dehado ka, manatili ka muna sa mansyon ni Marcos. Kinagat ni Elizabeth ang kanyang labi. Pakaramdam ko nga nakihinala na siya dahil sa nangyari sa birthday ng daddy niya. Wala na tayo magagawa doon. At ang mahalaga ngayon ay ang proteksyon mo. Hindi rin natin masasabi dahil kumikilos na rin si Daniel para hanapin ka. At gawin mo sa ngayon, magtago ka hanggat kaya mo. Dahil malapit ko na rin na mamatapos ang pinapagawa sa akin dahil sa pagbabalik mo, handa na ang lahat. Napaawa ang labi ni Marcos nang makita ang dalawang litrato sa kanyang harapan na binigay sa kanya ni Tonyo. Nasa golf course sila, kung saan madalas magkita-kita ang mga may-ari ng kumpanya. Ngunit ang araw na ito ay kakaiba kay Marcos dahil sa nalaman niya sa kaibigan. Kaya sabi ko sa iyo mukhang pamilyar, di ba? Paano mo naman na siguro na si Elizabeth nga ito? Kung wala pang picture na nilalabas sila Tito Daniel, na siya nga ang anak ng presidente nun. Tanong ni Marcos. Natawa naman ang lalaki. Matagal na magkaibigan si Mommy at si Tita Evelyn. At nakita niya na rin na ilang beses ang anak nito. Tinanong ko siya kung may picture siya at ayun, nakumpirma ko na ang kasambahay mo ay anak ng presidente ng bansa nun bago pumalit si Tito Daniel. Pero di ba kayo nagtataka? Tago ang mga litrato ni Elizabeth habang lumalaki siya. Tanging picture niya lang nung baby pa siya. Eh madalas naman expose ang pamilya niya, di ba? Tanong ni Jasper. Nakagat naman ni Marcos ang kanyang labi. Dahil hindi niya agad napansin yun. Ngunit isa sa mga napansin niya ang nangyari nung birthday party ng kanyang ama. Napansin niya na hindi komportable si Elizabeth lalo pat noong sinabi ng Tito Daniel niya ang pagpapakita sa kanyang mukha.
Misteryoso si Elizabeth. Kasi bakit siya nagtatago? Tumango si Jasper at maya-maya'y napailing. Wala tayong alam sa buhay na meron siya. Dahil biglaan din ang pagkamatay ng mga magulang niya. Tuloy, hindi maiwasan ng lalaki na mag-alala ngayon. Lalo pang unti-unti na nabubuksan na nakaraan. Napailing siya at kailangan niya na matinong sagot mula kay Elizabeth. Dahil unang-una, hindi niya alam kung anong nangyari. Baka naman may hidwaan sa posisyon? Tanong ni Tonyo. Posible. Ikaw, Marcos, ano sa tingin mo? Anong nararamdaman mo dyan? Parang kanina ka pabalisa. Nag-aalala lang ako. Simpleng sagot niya. Huminga siya ng malalim at agad na tinignan ang litrato na nasa kanyang harapan at gusto niya agad malaman kung ano ba talaga nangyari. Kung bakit kailangan magtago ng kanyang personal maid. Anong plano mo niyan? Kung nananatili siya dito para sa kaligtasan niya, handa akong protektahan siya. Seryosong sad ni Marcos. Nagkatinginan silang lahat at isa lang ang nasa isip nila. Ang nararamdaman ni Marcos para sa babae. Pwede ba tayo mag-usap? Napalunok si Elizabeth nang marinig niya yun kay Marcos na seryosong nakatingin sa kanya habang kumakain. Sanay naman na silang dalawa. Ngunit ang pagkakaiba nga lang, masyadong seryoso ang bawat isa sa kanila na para bang may malalim na iniisip. Tungkol saan, sir? Tungkol sa'yo. Ano naman pong tungkol sa akin? Huminga ng malalim si Marcos. Marami akong gustong malaman. At isa na doon ang pagiging anak mo sa dating presidente ng bansa. Pinigilan ang dalaga na mapasinghap habang nakatingin sa kanyang pinggan. Nagangat siya ng tingin at nakita ang kalmadong mukha ni Marcos na nakatingin sa kanya. Na imbis na makaramdam siya ng takot at kaba, hindi. Mas naramdaman ni Elizabeth ang kaligtasan at ramdam niya naligtas ang impormasyon sa mga kamay ng binata. Sa mo naman nalaman yan, sir? Mukha ba akong anak ng presidente ng bansa? Ang alam ko lang ay personal maid ako ng presidente ng kumpanya. Come on, don't lie. Sir, hindi ko talaga alam ang sinasabi niyo. At matagal nang patay ang anak ng presidente ng bansa. Paano mo mapapatunayan na hindi ikaw to? Tanong ni Marcos at may nilapag sa lamesa na dalawang litrato. Kung ikaw ang nasa litrato na hawak ko ngayon, hindi ka lang nakilala dahil sa wig at malaking salamin at contact lens na itim. Tama ako, hindi ba? Napalunok naman si Elizabeth at hindi makapaniwala na napatingin sa mga litrato niya noong 18th birthday niya at ang litrato nung nasa ibang bansa siya. Tinignan niya si Marcos na hinahalo ang kape nito na kanina pa iniinom. Ako nga. Mariin niyang saad. Ikaw? Huminga siya ng malalim at dahan-dahan na tinanggal ang kanyang salamin, dahilan para magpakita ang malapusan niyang mata at ang wig na naglalabas sa tunay na kulay ng kanyang buhok. Napasinghap ang lalaki at bumilis bigla ang tibok ng puso nito. Nang tuluyan ang matanggal ni Elizabeth ang kahit anong nakalagay sa kanyang katawan, muli siyang bumaling kay Marcos. Ako ang bunsong anak ng presidente. So it's true. Pero ba't ka nandito? I mean, why? Narinig ko kasi noon na ang pamilya mo ay may malaking security team. Walang sino man na nakakalapit sa inyo. Dahil sa malalaking tao na meron kayo at koneksyon mula sa mga agency sa ibang bansa. Naisip ko na dito magtago nang sa ganun maging ligtas ako at mabuhay pa ng matagal. Eh si Tito Daniel, bakit di mo sinabi sa kanya? Pwede kang humingi ng tulong sa kanya. Umiling si Elizabeth. Kaya natahimik naman ang lalaki. Kapag nalaman niyang buhay ako, gagamitin niya lang ako sa mga koneksyon ng daddy ko. Walang kabayaran ng buhay na kinuha niya sa akin. I lost my brothers, my mother, and my dad. Kaya sa tingin mo ba hihingi ako ng tulong sa hayop na yon, ha? Wait, ano ibig mo sabihin? Nakagat ng dalaga ang labi. Nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata nang maalala ang trahedya. Kung paano pinatay ang mga magulang niya at ang mga kapatid niya habang siya nagtatago sa maliit na kabinet para lang maging ligtas at hindi sakta ng kahit na sino. Elizabeth, si Daniel ang pumatay sa mga magulang ko at kapatid ko. They ambushed us. Sa mansyon.
dahil hindi niya matanggap na natalo siya ng daddy ko. At hindi niya kami pinaniwalaan. Kinitilan niya ng buhay ang mahal ko sa buhay. Kaya aasa ka pa bang hihingi ako ng tulong sa kanya, ha? Sa taong pumatay sa mga magulang ko? Napaawang ang bibig ng lalaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. At tila nabingi siya sa sinabi ni Elizabeth. Pinagpapawisan na rin siya. Galit na galit ang dalaga. At hindi niyo yun maatim na makita. Kaya ako nandito para magtago. Dahil ako na lang natitira sa pamilya ko. Ako na lang. Hindi na napigilan pa ni Marcos at agad siyang tumayo at niyakap ang babaeng umiiyak. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinaplos ang ulo nito. Rinig na rinig niya ang paghihinagpis ni Elizabeth. Nakagat ni Marcos ang kanyang labi dahil pakiramdam niya sinasakal ang puso niya tuwing maririnig niya ang paghikbi ng babae. Walang awa niyang pinatay ang mga magulang ko, Marcos, sa mga kapatid ko. Hayop siya. Shh! Nandito ako. Nandito lang ako, Elizabeth. Nang matigil sa pag-iyak ang babae, siya ka humiwalay si Marcos at tinignan ang babaeng nagpupunas ng luha. Hinintay niya na matapos ito tsaka sila nagkatinginan. Tulungan mo ako. Please help me. Mahinang sambit ni Elizabeth. Ha? Huh? Tulungan mo ako makulungan Tito Daniel mo. Nagtagis ang panga ni Marcos at tinignan ang babae na malamig ang matang nakatingin sa kanya. Poprotektahan kita. Sabihin mo sa akin ang mga gagawin ko at ako nang bahala sa seguridad mo. Tinignan ni Elizabeth ang higit kumulang na 20 kalalakihan sa kanyang harapan na ipinadala ni Marcos sa mansyon nito. Magmula nang malaman nito na siya ang anak ng dating presidente, doon na rin nagsimulang magbago ang lahat. Sila ang sasama sa iyo sa palasyo kung nasan si Tito Daniel. Maghihintay lang ako sa labas kung nasan ka. Ayaw mo ba sumama sa akin sa loob? Maganda sana kung kasama kita eh. Sasama ako. Agap agad ni Marcos. Napangiti naman siya at agad kumilos para pumunta sa palasyo kung saan nananatili ang presidente ng bansa. Sakay ng kotse, agad nilang tinahak ang daan. At aaminin ni Elizabeth, kinakabahan siya, ngunit kagaya ng kanilang pinag-usapan ni Marcos, tutulungan siya nito sa paghahanap ng hustisya. Sigurado ka ba na magpapakita ka na? Tanong ni Marcos. Tumango rin si Elizabeth at tinignan ang palasyo. Ilang taon na ako nanahimik? Ilang taon na rin ako naghirap bago kita nakilala? At ngayong alam kong ligtas ako, ngayon pa ba ako aatras? Isang mariing tango ang binigay ni Marcos sa babae. Nasa likod mo lang ako. Bumaba sila ng kotse at agad naglakad papunta sa malaking pinto ng palasyo. Suot ni Elizabeth ang kanyang sombrero at ang salamin niya habang naglalakad sa mismong loob na walang humaharang sa kanila. Nang tuluyan silang nakarating sa loob mismo, nandun na agad si Daniel at ang asawa nito maging ang dalawang anak. Who is that? Tanong ni Patricia. Ba't ka nandito, Marcos? Hindi pa natin pinag-usapan ang meeting, di ba? At mukhang may bago tayong bisita. Ngumiti si Marcos at tinignan ang babae na nakangisi. Bago niya tinignan ang kanyang Tito Daniel na nagtataka. Mukhang may hindi ka inaasahan na bisita ngayon, President. Dahan-dahan na tinanggal ni Elizabeth ang kanyang sombrero at nalaglag ang kanyang mahabang tsokolating buhok. Tinanggal niya rin ang kanyang salamin at diretso ang tingin kay Daniel na nalalaki ang mga mata. President! Teka, Elizabeth? Paano? Nakaligtas ako sa nangyari. Ako lang ang nabuhay at nabalitaan ko na hinahanap mo raw ako. Napalunok ang matanda at di makapaniwala na napatingin sa babae na nakatingin sa kanya at pakiramdam niya magiging malaking hadlang si Elizabeth sa mga plano niya. Napatingin sila kay Yana na naglakad papunta sa dalaga at tinignan si Daniel. Dad? Tawag ni Patricia. Si Elizabeth. Siya ang bunsong anak ng presidente noon na si Elmer. Siyang tanging babae na nakaligtas noon.
Ibig sabihin siya ang kasambahay na tinapunan ako ng juice? Ano naman ang relasyon mo kay Marcos? Ba't ba tinatanong? Selos ka? Mapang-asar na tanong ni Elizabeth sa babae. What? Para magselos sa'yo ang katulad ko anak ng presidente ng bansa? Cheap kang babae. Habang ako mamahalin na bagay na nakukuha ng mayayaman na katulad ni Marcos. Akala ko kasi isa kang anak ng mamamatay tao. Elizabeth! Sigaw ng matanda. Natawa ang babae at agad na nilapitan ang pamilya na tumapos sa buhay ng kanyang pamilya. Ang pamilyang kinasusuklaman niya at ang pamilya na tinanggalan siya ng karapatan na mabuhay ng masaya. Huminto siya ilang metro ang layo mula kay Daniel. Huwag mo nang itanggi na hindi ikaw may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang ko. Dahil kitang-kita ko ang mukha mo. Mukha nagkakamali ka, iha. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi nga ba? O baka dahil nahihiya ka sa katotohanan na ikaw ang nagpapatay sa mga magulang ko? Malakas na tinulak ni Jake ang babae. Bakit mo ba pinagbibintangan ng daddy ko? Ang kapal na mukha mo magpunta dito. Agad na humarang si Layana at Marcos sa pag-ambang tulak ng lalaki kay Elizabeth. Ngumiti ang dalaga habang napaatras naman si Jake. Maging si Daniel, hindi makapaniwala na napatingin kay Elizabeth na nakatingin sa kanya ngayon. Anong kailangan mo? Ba't ka nandito? Gusto ko lang kunin ang gamit ng mga magulang ko dito. Maging ang mga dokumento na pera na para sa akin. Kakaintindihan ba tayo? Ibigay niyo sa akin yun ngayon. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat ng gamit dito sa palasyo. Wala na dito ang mga gamit niyo. Tinapo na rin ang mga tao ko ang lahat na may kinalaman sa kanya. Makakaalis ka na, Elizabeth. Tinignan ng dalaga ang pamilya ng matanda at ramdam niya ang takot ng mga ito sa pagdating niya. Naramdaman niya ang hawak ni Marcos sa kanyang kamay kaya napabaling siya doon. Aalis ako dito. Kung itataas niyo ang posisyon ni Yana. Miss! Nanlaki ang mata ng dalagang kaibigan niya. Di ako aalis dito. Hanggat di niyo nilalagay si Yana sa tamang posisyon dito sa palasyo. Kasama ang mga security ng mga Salvador, gusto kong ilagay niyo siya sa mataas na posisyon kung saan ang presidente noon ang nakalagay. Mariing sambit ni Elizabeth. Alam ng dalaga na magiging delikado ang kaibigan niya kaya hanggat maaga pa, sinisiguro niya ang kaligtasan nito. Dati itong sekretarya ng kanyang daddy. At ngayon sinasakripisyo nito ang buhay para sa kanya, hindi siya makakampante. Bakit kami susunod sa'yo? Sino ka ba sinakala mo? Hindi na presidente ng bansa ang daddy mo. Kaya huwag kang umas na napapaboran ka namin. Mapipilitan akong ilabas sa publiko ang katotohanan. Kung ganon. Napalunok ang matanda at agad na patingin ang dalaga sa mga tao ng kanyang daddy noon na nakayukod sa kanya bilang paggalang. Aasahan ko simula bukas ang desisyon niyo. Nandito rin ako para imbitahan kayo sa press conference na gaganapin bukas ng tanghali. Mahinahon na sambit ni Elizabeth dahil ito ang pagbabalik niya bilang tunay na anak ng presidente ng bansa. Sabay-sabay ang pag-click ng kamera sa pagpasok niya sa White Space Manila. Hindi akalain ng dalaga na maraming tao ang pupunta at ang mga media ay halos nagsiksikan na sa dami ng mga ito. Kasama ng dalaga si Marcos na nakabantay at nagmamasid kasama ang higit kumulang 50 mga tauhan galing pa mismo sa agency sa Los Angeles. Good afternoon. Ngumiti si Elizabeth habang nakaupo sa tabi niya na ginagabayan siya at sa kabilang gilid naman ay ang abogado niya. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Natutuwa akong malaman nandito kayo at sa mga hindi nakakakilala sa akin, I am Elizabeth Mondragon, ang bunsong anak ng dating presidente ng bansa. Tinago po ako sa loob ng maraming taon ng aking mga magulang at tanging ang pamilya lang namin na nakakaalam that I'm existing. And of course, the other close friends of my family. Napatingin ang dalaga kay Daniel at ang pamilya nito. Kitang-kita sa mga mata nito ang galit. Ito ang gusto niyang mangyari.
Ito din ang inaasahan niyang reaksyon sa mga ito. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng mga dokumento na binigay sa kanya. We were ambushed back then. Noong gabi habang natutulog kaming lahat. Wala pa kaming matibay na ebidensya. Ngunit ang CCTV na nasa loob mismo ng mansyon ang magpapatunay kung sino ang may sala. Tinago ako ng aking kapatid sa maliit na cabinet. Nang sa ganun makaligtas ako sa mga mamamatay tao na pumatay sa aking pamilya. Nagsimula na ring magbulong-bulungan ng mga media at ang mga tanong naman nito sinasagot ni Yana at paminsan-minsan ni Elizabeth. Huminga ng malalim si Elizabeth at napatingin kay Marcos. Sa ngayon ang plano ko po, ibalik ang lahat ng makakaya ko sa mga taong nangangailangan. Ang proyekto na naantala ay pagpapatuloy dahil kagaya ng ambisyon ng aking ama, lahat ng nangangailangan ay tutugunan. Ngayon nandito na po ako at ang aking team. Sila mag-aasikaso ng tugon at pangangailangan ng taong bayan. Maging ang mga hospital, klinik at iba pang establishmento, tuto pa rin gamit ang pera na binigay ng aking ama. May ipag-asa ho ba na makatrabaho niyo ang President Daniel? Dahil sila po ay magkaibigan. Walang kaibigan ang aking ama na tulad ni Daniel na isang ahas at gahaman. Ganid sa perang taong yan. Ano naman po ang masasabi niyo? Sa inyong relasyon ni Mr. Marcos Salvador, isang makapangyarihang tao sa loob ng business world. Sa ngayon? Importanteng tao siya sa akin. Pagkatapos ng maraming tanong at press con, agad silang umalis at dumaan sa likod para hindi dubugin ang mga tao na naghihintay sa labas. Hindi pa man nakakalakad ng malayo si Elizabeth, may humila sa kanya at nakita niya ang galit na mukha ni Daniel na nakatitig sa kanya. Talagang kailangan mo sabihin ang mga yon? Nakakalimutan mo na ba ako ang presidente ng bansang to? Patay na ang ama mo, Elizabeth. Talaga bang kinakalaban mo ako? Nakuha mo lang naman ang pera at posisyon na yan dahil sa masamang gawain, Daniel. Hindi mo kailan nun pinaghirapan ang lahat ng meron ka? Dahil ang lahat ng yun galing sa dugot pawis ng aking ama. Napailing at napatawa si Daniel. Eh bakit di tayo magtulungan, Elizabeth? Ikaw na lang ang natitira sa pamilya mo. At kung sakali man na gusto mo nang, di ko kailangan ng tulong mo, Mr. President. Marami pa akong plano sa pera ng aking ama at sa palasyo na aming tahanan na kinuha mo. Hindi ko kailanman nanaisin na makapagtulungan sa'yo dahil alam ko na gusto mo ring mawala ako sa mundong ito. Hindi ba? Nagtagis ang panganang matanda at ngumiti ring kalaunan. Pagbibigyan kita sa pagiging bastos mo sa harap ko, ngunit di kita pagbibigyan sa mga gagawin mo na magiging hadlang sa pag-angat ko. Ngumisi lang si Elizabeth at tinignan si Patricia na napalunok habang nakatingin sa kanya. Hustisya ang hinahanap ko at hindi pera dahil kayang-kaya ko maglabas ng milyon. Sa makakapagsabi sa akin kung sino pumatay sa ama ko, inaasahan ko ang tulong niyo. Mabilis silang sumakay sa kotse at kumaway pa si Elizabeth sa mga tao naghihintay sa kanya sa labas. Napalunok siya at agad na bumaling sa dinadaanan ng sasakyan. Nag-aalala ako. Pinutol ko na ang koneksyon ko kay Tito Daniel dahil nalaman din ni Mommy at Daddy ang pagbabalik mo. Hindi mo kailangan gumawa ng hakbang na ikapapahamak mo. Marcos, okay lang ako. Kailangan ko lang ipaghiganti ang mga magulang ko. Ang kailangan lang natin gawin ngayon ay ang plano na napag-usapan natin. Alam kong kikilos sila ngayon nakasama ng taong bayan na magdududa sa hakayahan niya bilang presidente ng bansa. Ngayon, ang plano natin ang susundin nating dalawa. Napalunok si Marcos. Dahil maging siya, hindi na rin maintindihan ang nararamdaman. O baka naman, dahil matagal na siyang nahuhulog dito, kaya kakaibang pag-aalala niya kay Elizabeth. Sigurado ka ba talaga si gagawin mo? Napatingin si Elizabeth sa binata na nakaupo sa tabi niya habang siya naman nag-aasikaso ng mga papel sa lamesa ng living room. Ang plano ay plano, Marcos. Hindi ko na kaya pang patagalin ng lahat. Dahil kagaya ng sabi ko, bago ako dumating dito, si Yana ang gumawa ng
makakapagpabagsak sa presidenteng nakaupo ngayon. Hindi na rin ako makapaghintay sa hustisya. Dahil alam ko na kumikilos na sila para patayin ako. Lalo pat nagpapresko na ako. Sinasabi ko na nga ba mapapahama ka dito eh. Alam ko mapapahamak ako. Pero huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Marcos, ilang buwan mo ako inalagaan at pinatuloy sa bahay na to. Tinago mo ako ng ilang buwan at hindi mo ako kailanman pinagdudahan sa lahat. Nagpapasalamat ako doon, Marcos. Nagpapasalamat ako sa pagkakaibigan nating dalawa. At dahil doon, naging masaya ako nakasama kita. Huminga ng malalim si Marcos at tinigdan ng dalaga na nakatingin sa kanya. Napakalakas ng tibok ng puso niya at di siya makapaniwala. Nakaharap niya ang anak ng dating presidente. Promise me one thing, Elizabeth. Ano yun? After this, hayaan mo ako makasama ka. Hayaan mo ako sumama sa iyo kung saan ka pupunta. O kung saan pa yan, I want to be close with you. Ngumiti si Elizabeth at wala sa sariling hinaplos ang pisngi ng binata na napahawak sa kanyang pulso. Promise. Ngumiti si Elizabeth at napatitig sa labi ng lalaki. Eyes up, Elizabeth? Huh? Natawa si Marcos at dahan-dahan na hinalikan ang pisngi niya. Papunta sa gilid ng kanyang labi. Napangiti sila sa isa't isa bago narinig ang busina ng kotse sa labas. Nagmamadaling tumayo si Elizabeth at nakita si Yana na nasa labas na ng kotse at hinihintay siya. Nandiyan na si Yana. Sige, susunod ako. Kagaya ng napag-usapan, dumaan muna sila sa puntod ng kanyang mga magulang at hinayaan ni Yana ang dalaga na umupo doon. Naghintay sila ng oras at napangisi dahil nakita na nila ang tauhan ni Daniel habang ang dalaga naman ay tahimik na kinakausap ang kanyang magulang. Dad, Mom, Kuya, I hope you're proud of me. And I hope na nakikita niyo ang ginagawa ko para bigyan kayo ng hustisya. Alam ko rin na magiging delikado ang gagawin ko. But I know, nandiyan kayo para sa akin. Siya ba ang sinasabi ni Boss? Tanong ng lalaki na nasa likod ng nakaupo na si Elizabeth. Siya nga. Natigilan naman si Elizabeth at agad tumayo at pinakitang kinakabahan siya kahit ang totoo, kasama naman ito sa plano nila. Huminga siya ng malalim at takmang tatakbo nang hilahin nito ang buhok niya dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Pitiwan mo ako! Talagang tatakbo ka pa. Huwag ka maingay kung ayaw mo mamatay dito at ilibing kasama ang mga magulang mo. Saan niyo ba ako dadalhin? Manahimik ka! Dapat palang nung una ka namin nakita sa mall, pinatay ka na namin. Lihim na napatingin si Elizabeth sa kotse na nakatago sa malaking puno. Bago siya sinakay sa itim na van. Tahimik siya habang tinatahak nila ang lugar na sineta para kay Daniel. Ilang kilometro ang layo sa isang abandonadong warehouse, agad siyang binaba ng mga kalalakihan at kinaladkad papasok sa loob. Mabaho, umaalingasaw ang amoy at hindi kaaya-aya ang itsura ng warehouse. Napuno ng mga taong may tattoo sa katawan. Napaupo siya at kasabay nun pagpasok ni Daniel, dala ang isang kutsilyo habang nakangisi ito at naglalakad. Ang pinakamamahal na bunso ng dating presidente. Natatawang sabi ni Daniel. Hanggang dito ba naman? Hindi mo pa rin ako titigilan? Pinatay mo na ang mga magulang ko. Pati ba naman ako? Natatakot ka bang maungusan ko ang mga bagay na hindi mo kailanman makukuha? Hangal! Dapat noon palang pinatay na kita kasama mga magulang mo at mga kapatid mo! Ikaw ang hadlang sa pag-angat ko. Nanlaki ang mga mata ni Elizabeth. Totoo nga ang ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Walang giya ka! Malakas na tumawa si Daniel at lumapit sa dalagang nakaupo. Umupo siya ng bahagya at hinawakan ang pisngi ni Elizabeth. Oh! Ako ang pumatay sa mga magulang mo. Matagal ko na dapat ginawa eh. Kaso nga lang, gusto ko pang makitang magkakasama kayo ng matagal nang sa ganun, pare-pareho na kayong manahimik pagkatapos.
Baka walang iya mo. Binigay sa'yo ng magulang ko lahat ng gusto mo. Sinuportahan ka namin sa pagtakbo mo bilang vice president. Hindi ko alam na magagawa mo ang bagay na yun. Sigaw ni Elizabeth at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Lahat ginawa ko para sirain ang pamilya niyo. Kaya nga lang, ang magaling mong ama, hindi ako pinayagan na magtayo ng malaking kasino. Bumili ng malaking lupa para sa illegal na gawain. Masaya sana eh. Masaya sana ang pagkakaibigan naming dalawa. Kaso nga lang, hindi ako nasiyahan sa ginawa ng ama mo na pagtanggal sa akin sa posisyon. Dahil gahaman ka sa pera. Gahaman ka sa pera! Hindi kailanman pagkakaibigan ang tawag doon dahil traitor ka! Sinampal ni Daniel ang dalaga na napatili sa sakit at agad nitong hinila ang braso ni Elizabeth para mapanatiling nakaupo. Pera! Pera ang pinag-awayan namin ng ama mo na humantong sa punto na kailangan kong bawasan ang mga sakit sa ulo sa palasyo. Tumulo na ang luha sa mga mata ni Elizabeth. Hindi niya kailanman matatanggap na dahil lang sa pera, kaya nawala ang kanyang pamilya. Kinuha ko ang pagkakataon na yun nang sa ganun wala na akong problema kapag nakaupo na ako bilang presidente. Kaso nga lang dumating ka, wala na akong pagpipilian kundi patayin ka. Papatayin kita, Elizabeth. Kahit kailan? Hindi ka magtatagumpay sa plano mo, Daniel. Hindi ka bagay sa posisyon na meron ka ngayon dahil alam mo kung saan ka bagay? Nanliit ang mga mata ni Daniel habang nakatingin sa dalaga na nakaangat ang tingin sa kanya at puro galos sa mukha at braso. Sa kulungan ka bagay? Sa kulungan ka bagay? Sabay-sabay na bumukas ang ilaw ng warehouse, sabay-sabay din lumabas ang mga reporters at iba pang media. Nanlaki ang mga mata ni Daniel habang nakatingin sa mga tao na nakatutok sa kanyang kamera. Maging ang anak ng matanda na pailing habang nakatingin sa kanilang ama na nabitawan ng kutsilyo. Hindi makapagsalita si Daniel. Natawa na lamang si Elizabeth. Ito ang hustisya na gusto ko. Ang makita kang nasa kulungan kasama mga taong pinapasok mo sa teritoryo ng aming tahanan. Walang hiya ka! Alisin ang kamera na yan! Alisin! Dapat ako magpasalamat sa anak mo si Patricia. At naging madali ang trabaho ko para mahuli ka. Napailing si Elizabeth habang nakangisi. At sa asawa mo na nilaglagan lahat ng krimen na kinasasangkutan mo. Lahat ng kamera nakatutok ngayon kay Daniel. Mabilis na tumakbo si Marcos at tinulungan ng babae na makatayo at pinunasan ng dugo sa kanyang labi. Tinignan ni Elizabeth si Yana na nakangiti at tumatango. Sumuko ka na, Tito Daniel. Sumuko ka na. Wala ka na lusot dito. Marcos, iho, tulungan mo ko. Tiwan niyo ako. Elma, Patricia, Jake! Napapikit ang dalaga at bumuntong hininga. Dinilat niya ang kanyang mga mata at tinignan ang mga kaibigan ng kanyang ama na tumango sa kanya. Marahan siyang niyakap ni Marcos na nakatingin sa mga tao at reporter. Tapos na, Elizabeth. Nakangiting saad ni Yana. Pwede ka nang kumilos ng malaya. Tapusin ang sinimula ng iyong ama. Ihanda mo na ang sarili mo sa pagbabago, Yana. Ihanda mo ang iyong sarili bilang bagong tagapangalaga ng palasyo kasama ang kaibigan ni Daddy. Elizabeth! Gulat na saad ni Yana. Nangako ako. At pagkatapos nito, ang tanging gagawin ko na lang. Magsimula ulit. Kasama ang taong importante sa buhay ko at si Marcos yun. Tumango ang babae at hinaplos ang buhok ng kanyang kaibigan. Good luck sa bagong simula ng iyong buhay, Elizabeth. Months later, tapos na mga ospital at iba pang klinik sa probinsya, maging sa maliit na lugar. Elizabeth, maayos na ang mga charity na nasa ilalim ng pangalan ng iyong ama. Natugunan na rin natin yung pangangailangan nila. Napangiti ang dalaga sa magandang balitang nakuha niya sa kaibigan. Natutuwa siya dahil pagkatapos makulong ni Daniel, mas gumanda ang buhay niya.
Hindi niya na kailangan pang magtago at kumamit na ibang katauhan dahil ngayon, lahat ng may sala nakakulong na. Mabuti naman kung ganun yana. Tsaka ipagpatuloy niyo pa rin ang pamimigay ng school supplies at iba pang upuan sa mga eskwelahang nangangailangan. Don't worry about it. Mag-focus ka na lang sa pagpapahinga mo, Elizabeth. Ako nang bahala dito. O sige na. Hihintayin ko pa si Marcos dito sa yate. Stay in love, Elizabeth. Nakangising sabi ni Yana. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, marahang pinagmasdan na ng dalaga ang dagat sa kanyang harapan habang nakasakay siya sa barko na pagmamay-ari ng kanyang ama. Tinignan niya ang bawat sulok at bawat kwarto ng mamahaling yacht at kasama niya ang mga tauhan ng ama at ni Marcos. Elizabeth. Napatingin doon ang dalaga at napangiti nang makita niya ang lalaki. Kanina ka pa ba dyan? Tumango ang binata. Pinapanood kong panuurin mo ang payapang dagat. Natawa naman si Elizabeth at naglakad papunta kay Marcos. It's so peaceful. Gustong gusto ko ang view dito. Niyakap naman ni Marcos ang babae at hinalikan ng noon ito. Ano ng plano mo ngayon? Ang mamuhay ng simple. Napakarami kong nasayang na panahon para mag-enjoy sa mga bagay-bagay na gusto kong gawin. Kung sana matagal kong nalaman na ikaw palang bunsong anak ng dating presidente, hindi hinayaan sana kitang gawin ang gusto mo. Napangiti naman si Elizabeth doon. Pinili kong magtago at mamuhay ng simple. Pinili kong maging personal na katulong ng presidente ng kumpanya. Kaya masaya na rin ang buhay ko kasi tinanggap mo ko. Inalagaan mo ako sa loob ng ilang buwan. Nandun ako sa mansyon mo at ikaw ang una ko naging kaibigan. Kaibigan? Hindi yun ang gusto ko, Elizabeth. Natigilan ang babae at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi rin pagkakaibigan ang gusto niya dahil masyado na rin siyang napamahal sa lalaki sa loob ng ilang buwan. Tinignan niya si Marcos na nakatingin sa kawalan habang pinaglalaroan ang bracelet na nasa pulso nito. Hindi rin pagkakaibigan ang gusto ko, Marcos. Hindi naman ako bulag sa nararamdaman ko. Kaya alam ko kung anong gusto ng puso ko. You were with me, Marcos. At hindi manhid ang puso ko para hindi maramdaman na iba yung kinikilos mo pagdating sa akin. Alam ko na may kakaiba. Masyado ba akong halata? Nangingiting tanong ni Marcos. Medyo? Napakagatlabi si Marcos at pakiramdam niya na mula ang kanyang pisngi. Pero huwag ka mag-alala, ganun din naman ako eh. May nararamdaman ka rin sa akin? Oo? Ano ba yan? Para naman tayo mga teenager dito. Gusto kita, Elizabeth. Matamis na ngumiti ang babae at hinawakan ang kamay ni Marcos na titig na titig sa kanya. Hindi may paliwanag ng binata ang kasiyahang nararamdaman. Naglakad sila papunta sa loob at nang makarating sa living room, agad silang nagbihis sa kanika nilang kwarto. Maya-maya lang, nakasuot na sila ng pang-swimming. Ready? Yes, I'm so ready! Malakas na sigaw ni Elizabeth. Sinisid nila ang ilalim ng dagat nang magkahawak kamay. Hawak ni Marcos ang kamay niya at tinuturo ang iba't ibang isda na nakikita nila. Meron ding pawikan at masayang masaya si Elizabeth sa kanyang nakikita sa ilalim ng dagat. Nang makaahon silang dalawa, napayakap si Elizabeth kay Marcos. Inalalayan siya ng lalaki papunta sa deck. Elizabeth, kapag sinabi ko, o tinanong ko kung gusto mong sumama sa akin, papayag ka ba? Oo naman. My parents wants to see you pero gusto rin nila na habang buhay tayo magkasama. They plan to arrange us into marriage in the future. Natigilan ang babae at napalingon kay Marcos. Humigpit ang hawak ni Elizabeth sa kamay nito. Hindi siya makapaniwala, lalo pat hindi niya rin iniisip ang kasal. Ngunit habang nakatingin si Elizabeth kay Marcos, para niya nakikita ang sarili na kasama ito panghabang buhay. Payag ako. Gulat na napatingin sa kanya si Marcos. Payag ka? I mean, no rush, Elizabeth. Pasensya ka na nasabi ko sa kanila ang plano ko. Hindi naman kita. It's fine. Gusto ko rin naman makasama ka, so okay lang.
Tumango si Marcos at sandaling kumalma. Bagong simula, kasama ka? Yun ang magandang desisyon na gagawin ko sa buong buhay ko. At ang simula na kasama ka, gusto ko maging masaya at payapa. Hindi kita bibiguin, Elizabeth. Kagaya ng pagprotekta ko sa'yo at kagaya kung paano mo ako minahal, hindi kita susukuan. Years later, masayang ginunting ni Elizabeth ang pulang ribbon para sa kanilang grand opening ng malaking shelter building para sa mahihirap na nangangailangan ng kalinga at tahanan. Nakangiting tumingin ang babae sa camera habang ang mga staff nagbigay sa kanya ng bulaklak at hinayaan siyang kunan ng litrato ng mga media at iba pang cameraman ng iba't ibang magazine. Congrats, Elizabeth. Talagang hindi kami nagkamali na ikaw ang pinili naming mayor sa lugar natin. Ako nga pala si Luz, ang head manager ng isang magazine building, at nandito rin kami para sumuporta sa journey mo sa pagtulong sa mga mahihirap. Maraming salamat po, ah. Malaking tulong ang bagay na ito. Ilang taon ang nakalipas magmula ng simulan ni Elizabeth ang mga iniwan ng kanyang mga magulang sa kanya. Marami na siyang nagamit na pera at iba pa doon galing sa gold bars na nasa kanilang basement sa loob ng mansyon. Tinignan niya ang mataas na building at napangiti siya dahil marami silang nakuhang sponsor lalo na sa mga kagamitan sa kusina at iba pang kailangan sa kada kwarto. Mommy! Sigaw ni Alicia. Baby, sorry ha, ang daming ginagawa ni Mommy. It's okay po, Mommy. Happy po ako na nakaka-help po tayo sa poor families. Tinignan ni Elizabeth ang kanyang asawa na si Marcos na buhat-buhat ang dalawa pa nilang anak na sina Mateo at Matthew, na ngayon may hawak na bulaklak para sa kanya. Pumasok sila sa loob at napatingin sa lobby. At agad silang pumunta sa malaking meeting room kung saan naghihintay ang higit kumulang 2,000 pamilya na titira sa kanilang building. Mrs. Salvador, thank you sa lahat na nagawa mo sa lugar natin. Tunay nga na anak ka ng isang mabuting presidente ng bansa. Hindi rin kami magsasawa na tulungan ka sa kahit anong bagay mahirap man o madali. Ang pera na iniwan ng daddy ko para sa taong bayan. Bonus na lang na may negosyo kami sa loob at labas ng bansa. Kaya kapag kailangan niya ng tulong, nandito lang ako. Sa mga lumipas na taon, hindi pa rin nakakalaya si Daniel sa kadahilan ng nagpatong-patong ang kaso nito. Hindi na rin pinayagan pa ang matanda na makalaya dahil kulang na kulang pa ang taon para sa kasalanan nito. Ngayong taon na rin ang lumipas, masayang kinasal sina Marcos at Elizabeth kasama ang mahal nila sa buhay, habang si Yana, nakapangasawa rin ng isang politiko at abogado ng pamilya niya. Elizabeth! Tawag ni Patricia at kasama niya si Jake at Elma. Hi! Here. Alam kong kulang na kulang pa ang salitang patawad at pasensya, pero salamat, hindi mo kami pinagtabuyan. Lalo pat kailangan din namin ng negosyo para umangat sa buhay. Hindi naman ako ganun kasamang tao, Patricia. At hindi rin naman matutuwa ang magulang ko kung magtatanim ako ng sama na loob sa kahit kanino. Sorry pero, sapat nang nakikita ko ang daddy mo na nasa kulungan. Ngumiti naman si Elma at hinawakan ng kamay ng babae. Maraming salamat. Pasensya na sa lahat na nagawa ko at ng asawa ko. Hayaan mo, tutulong din kami kagaya ng pagtulong mo sa aming tatlo. Sa araw na yun, nagkaroon ng masayang party para sa lahat, kaya nagkasiyahan ng mga tao, ganoon na rin ang pamilya ni Elizabeth. Hawak-hawak ni Marcos ang bewang ng asawa habang nakaupo sila sa mahabang lamesa. Kakapagod ang araw na to para kay Mayor Elizabeth. Nakangising sabi ni Tonyo. Hindi niya talaga pinasok ang pagiging presidente, no? Kung sa bagay, mahirap din. Baka mawalan pa ng oras sa pamilya dahil abala ang lahat. Sabi naman ni Jasper, mabuti na lang at naiintindihan ako ng asawa ko. Nakangiting saad ni Elizabeth. Kaya nahihilig na rin ako sa trabaho kasi alam kong nakasuporta lagi sa akin si Marcos eh. Hala uy, kinikilig na naman yung kaibigan namin. Hulog na hulog sa asawa. Natatawang sabi ni Tonyo. Nagtawanan silang lahat at napangisi naman si Elizabeth. Dahil totoong hindi niya kailangan mag-alala kapag kasama niya si Marcos. Are you happy? Tanong ni Marcos sa kanya. Habang nakasakay sila ng kotse kasama ang mga natutulog na anak. Oo naman.
Naging abala lang pero natutuwa ako malaman na nagiging maayos ang lahat. Masaya ako kung ganun. At alam mo naman na palagi lang ako nandito. Hinawakan ni Marcos ang kanyang kamay. Mahal na mahal kita, Elizabeth. Mahal na mahal din kita, Marcos. Huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Nang makarating sila ng mansyon, tinulungan ni Elizabeth ang asawa sa pagbubuhat sa mga anak nila. At agad na dumalo ang kanilang kasambahay sa kanilang lima. Umupo sa sofa ang babae at tahimik lang na ilang sandali bago tinignan ang litrato ng kanyang mga magulang sa sala. Love, what's wrong? Proud kaya sila sa akin, love? Tanong ni Elizabeth. Oo naman. Sa dami mong nagawa, alam kong proud na proud silang pinapanood ka sa itaas. Sana magpakita sila sa panaginip ko. Kasi miss ko na sila. Niyakap ni Marcos ang asawa at hinaplos ang buhok nito. Love, you always make me proud in everything. Sigurado rin ako na ganun ang nararamdaman ng mga magulang mo at kapatid mo sa'yo. Ilang taon na ang lumipas. At ilang beses ko na rin sinasabi na ginagawa mo ang lahat ng kaya mo. Napangiti naman si Elizabeth dahil napakaswerte niya sa kanyang asawa. At natatawa siya sa tuwing iisipin na dati, isa lamang siyang personal maid nito. Ngunit ngayon, isa na siyang asawa ng presidente ng kumpanya. The...